Mga kasakto, bakit nga ba natin pinagdududahan ang ating mga sarili? At bakit tayo nakakaramdam na hindi natin deserve ang mga accomplishment at tagumpay na ating nakakamit? Tatanungin natin yan sa ating bisita ngayong umaga. Siya po isang keynote speaker on gratitude, happiness, and success. Isa rin po siyang motivational speaker at author. Wala pong iba kundi si Ms. Sha Nacino. Good morning! Good morning! Welcome sa Sakto. Yes, good morning Sha namin and Kuya Kim. So masaya po ako na nandito ngayon sa show ninyo. Masayang-masaya din mas kami. Mas masaya kami. Nakasama ba? Masayang-masaya kami na nakasama siya. Oo, nakasama siya. Ah, nag-entry ka na agad! Bilis! Abe. At mga kasakto, kung meron kayong gusto itanong sa ating bisita, mag-text na po kayo ha. Sa DZMM Space, React Space, ang inyong tanong or opinion sa ating saktong kwentuhan at isend agad sa 2366. Kuya Kim, go! Bakit nakakaramdam ng ganoon? Okay, ang isang dahilan ay... Hindi sila worthy kung sa kanilang success. Condition acknowledging themselves for being successful. True, napakaganda ng topic natin na imposter syndrome. Unang-unang pag-inisip natin imposter syndrome, akala natin nagpapanggap tayo na magaling, di ba? But on the contrary, yung imposter syndrome is actually... pwedeng magaling ka, pero hindi mo nakikita sa sarili mo na magaling ka. Mm-hmm. Akala mo nagpapanggap ka lang na magaling. Okay? Yung so, pala magaling ka pala talaga. Yung pala, pwedeng magaling ka talaga. So, isang reason kaya tayo nakaka-experience ito is that hindi natin kilala yung sarili natin. Mm-hmm. Hindi natin alam kung ano yung mga strengths natin, ano yung mga weaknesses natin. Mm-hmm. Madalas, since lagi natin kasama yung sarili natin, mm-hmm. alam natin ano yung mga struggles natin, alam natin ano yung mga... nahihirapan tayo at minsan nako-compare natin ito sa kung anong nakikita natin sa social media. Mm-hmm. So for example, di ba, let's say public speaking, magsasalita ako sa harap, alam mo yung struggle mo na kinakabahan ako, baka hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tapos ang nakikita mo sa social media is someone na sobrang confident on stage. Mm-hmm. So ngayon, pag ikaw ay nagsasalita, feeling mo imposter ka, na nagpapanggap ka lang na marunong ka, at sobrang kinakabahan ka, baka ma-realize nila na, oh, hindi ka naman talaga magaling, ba't ka na dyan? Ganon. Mm-hmm. So, yun ang unang reason. Hindi mo kilala yung sarili mo, hindi mo kilala kung ano yung mga strengths mo, at kino-compare mo kung ano yung weakness mo versus sa strengths ng iba na nakikita mo sa social media. Hindi ba ang dahilan, ayaw mo lang nating maging mayabang? Kasi ang training sa atin, huwag mong buhatin ang sarili mong pangko. Mm-hmm. So kahit na magaling ka, sinasabi mo, hindi ako magaling. Oo. Iba, hindi nga tayo marunong mag-accept pagka mayroon mga tao minsan ina-acknowledge yun na, uy, ang galing-galing mo naman. Hindi, sakto lang yun. Hindi naman masyado. Hindi natin agad-agad sinasagot siya na kagaya ng mga taga-ibang bansa. Mga Western. Agad-agad. Thank you. Mm-hmm. I'm glad that you like that part when I said this and that, yung mga ganon, di ba? Very frank ka mga Western. Oh, bet. At Changami, kunyari Western ka, Changami, you're so beautiful today. Oh, thank you. Okay, ganito. Changami, you put on a little weight. Of course not. Ganun sila agad. Bakit tayo laging, ay hindi, okay lang yun. Wala naman akong, dito naman, malit lang bagay yun eh. False humility. Oo, may ganun. Actually, may dalawang klase ng tao. Yung isa, alam niya magaling talaga siya, pero kunyari sabihin niya, hindi naman, sakto lang, gano'n. Pero may salita yung sakto lang. Sakto lang. Pero meron namang iba na deep within them, alam talaga nila na hindi sila worthy dun sa praise na binibigay. Mm-hmm. Oo. Sa deep within them, na-insecure talaga sila, nagda-doubt sila sa sarili nila. Yun talaga yung imposter syndrome. Mm-hmm. Kasi nga, hindi mo kilala yung sarili mo. Okay. Paano natin makikilala ka sa sarili? Oh. Okay, maraming paraan para makilala yung sarili. Una is, paminsan-minsan, magkaroon ka ng me-time, nakahimikan. Ngayon kasi masyado na maingay sa social media, sa paligid natin, etc. Hindi na natin naririnig yung sarili natin. Mm-hmm. So, magkaroon ka ng me-time. During your me-time, tanongin mo, ano ba talaga yung mahalaga sa akin? Sino ba talaga ako? Ano ba yung mga, ano ba yung mga values ko? Ano pa kung ano ko? Minsan ganun, me-time ka ng me-time, wala naman sumasagot. Yun, nangyayari yun. Wala. Wala talagang sasagot na no, maririnig mo. Kasi magagaling sa puso mo yung sagot. So, minsan, pag hindi ka sanay na kausapin yung sarili mo, wala kang maririnig. So, in-encourage ko talaga yung mga tao, very healthy na kausapin mo yung sarili mo. Of course, huwag mo kausapin in public yung sarili mo, na magmamukha kang timang nun. But, iba naman ang dating nun. Iba naman yun. Huwag naman yun. Schizophrenia naman yun. Basta huwag ka sasagot na verbally. Kamusta ka? Mabuti.
Galing na rin mo, salamat. O ganun, no, pang cure. No? Pwede mong gawin yan in private. Kunyari, sa room mo lang or sa CR. Oh, ginagawa ko yun sa sarili ko yun. Sinasagad mo rin yung sarili mo. Sinasagad ka rin yung sarili ko. Kumusta ka siya? Ganyan, for example, nag-travel ako galing ako India for a couple of days. So, solo ka lang ako yung Pinoy na pumunta doon. It's a global convention for speakers. Sabi ko, Sha, kumusta ka? Okay naman. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako. Anong nagustuhan mo today? So, kinakausap mo yung sarili mo. But of course, walang verbal na nangyari. sa isip mo lang. So, yun, magkaroon ka ng me time. Tama si Chang Ami. Check mo ano ba talaga yung values mo. Ano yung mahalaga sa'yo? Ano yung mga strengths mo? Saan ka magaling? Saan ka mahina? So, kailangan din ma-accept mo kung saan ka mahina. For example, mahiyain ako. Kailangan mong tanggapin sarili mo na mahihiyain ka. It doesn't mean na mag-stop ka doon. Is there something na pwede mong improve sa pagiging mahihiyain mo? Kasi minsan pag hindi natin na-accept na, for example, mahihiyain tayo, hindi natin na-accept na sa public setting tayo, very uncomfortable tayo na mahihiyain tayo. Doon tayo nagpapanggap na kunyari outgoing tayo, kunyari sanguine tayo. At yun na experience ko rin dahil. Sanguine, ganda ng salita, psychological. Yes, so sanguine, ito yung life of the party. Yeah. Dugo. Wala sa salitang Latina, sanguine is which blood, the blood. Yes, correct. Ayun, siguro ang dahilan bakit ang mga mahiyaing tao napagkakama ng mayabang. Suplado, ganyan. Oh, suplada naman nun. Hindi na mamansin. Nakasibangon pa lang yun. Yes. Ang totoo pala, mahiyaing sila. Or yung iba naman, nagmumukhang mayabang kasi sa sobrang nagpe-pretension na magaling siya, he comes off as mayabang. Medyo mas malakas ang dating. Nakasobra, gano'n. May mga ganun din naman kasi yung mga tao, diba? Ako, through the years, parang ang na-realize ko din, yung feeling ba kuya Kim dati na nung lagi kong iniisip, pag masayang-masaya ko, naku, ano pa yung next na nangyari na hindi maganda? Bago ko maging Kristiyano. Bago ako naging Kristiyano, ganyan eh. Lagi ko iniisip yung pag masayang-masaya, nakakatakot. Kasi may... Baka mawala! Baka mawala! Merong oo, mangyayari hindi maganda. Yan. Madalas at marami sa atin, ganyan lang... Mm-hmm. Laging tumatakbo sa isipan. Mm-hmm. Ang nangyayari niya, parang we sabotage ourselves. Okay. Kasi we're enjoying so much. 10 ang enjoyment dati, nagiging 7 lang. Ganyan, so worry mo na baka yung mawala. Yung iba, sinasabi, parang that's their way of doing parang reality check. Mm-hmm. Or also one way of telling yourself na, oops, baka masyado tayong lumilipad ng mataas, hatakin kita pababa para medyo mabak to reality ka. Parang gano'n. Yung iba, yun ang reasoning. Yes. Bakit nga ba ang dalas? Yung gano'ng pala, yung takbo ng isip na gano'n. Healthy naman yun kung binabalance mo na hindi ka, optimistic ka, but at the same time, alam mo kung ano reality, so yung check and balance mo. Uh-oh. Yung imposter syndrome kasi, yung talaga yung feeling mo talaga, hindi ka deserving, hindi ka magaling. For example, sinabi ko sa'yo, Chang Ami, na, Chang Ami, ang bata mo pala in person. Tapos sabi mo, hindi, ulitin mo kayo. Alam mo lang yun, gano'n. Ang bata mo tingnan in person. Oy, thank you! Yan ang entry niya, ganda, hindi yung joke, pero totoo. Alam mo, pinasaya mo. Oo, pinasaya mo ako. Pwede makita kayong dalawa in person. Anong impression mo sa amin dalawa nung nakita mo kami in person? Si Kuya Kim, nakita ko sa dressing room kanina, sabi ko, Kuya Kim ba yun? Bakit? Akala ko ba mga ganitong age siguro siya, pero parang nasa later is na siya. Oh, ha? Gusto niya yan! Alam mo, gusto ko sa amin. Thank you. Thank you. Wala kang imposter syndrome kasi alam niyo sa sarili niyo kung sino kayo. So ngayon, ang imposter syndrome kasi minsan kahit sincere na yung compliment na binibigay ng ibang tao, akala nila, anong kailangan mo sa akin? Bakit may ganong pagtanggap? Ganyan. Oo, kasi parang feeling nila, imbis na maging thankful na lang, oo, may nag-iisip pa ako. Niloloko mo ako, hindi naman ako yan eh. So anong kailangan mo sa akin? Ganon. So, anong pinaka-root cause niya siya? I think yung pinaka-root cause nito is hindi mo talaga kilala kung sino yung sarili mo. Bakit mo hindi nakilala ang sarili mo? Hindi mo na-internalize yung strengths mo. Parang ano? Upbringing? Magulang? Pwedeng upbringing. Pwedeng upbringing. May mga sinasabi sa'yo na pwedeng naririnig sa environment? Pwedeng sa environment. Ganyan. Okay, disclaimer. Hindi ako psychologist. Isa ako author and speaker. So marami ako nakasalamuha ang mga tao. And because of that, marami mga nag-share sa akin, nag-unburden sa akin. Kaya nag-research din ako. I talk to psychologists, I talk to people, ganyan. So yung mga nakikita ko is that hindi mo kilala yung sarili mo, hindi mo na-internalize yung strengths mo. Mm-hmm. For example, nung bata ka, let's say achiever ka,
and sa school, magaling ka, but sinasabi ng parents mo, wala kang kwenta, or manak sa tatay mo, for example, yun, nare-retain sa mind mo. Totoo. So, ngayon, di mo nakikita. And malaking bagay yun. Correct. So, may discrepancy. Wait lang, sinasabi na magaling ako sa school, pero sinasabi ng parents ko na wala akong kwenta. Ang ganda ka na lang. So, lahat ka nagdududa ngayon. Yun ang isang cause. Way back in childhood. So, paulit-ulit naririnig ko sinasabi mo, Misha, na importante na kilala natin yung ating sarili. So, bukod doon, ano pa? Yung pagkakaroon ng me-time, kilalanin ang iyong sarili, what would be the next step na pwedeng gawin? The next step is to be grateful. Kasi when you are grateful, you acknowledge the blessings that you have. Yeah. And you also acknowledge na hindi naman talaga galing sa'yo yun kay God. At in-acknowledge mo na yung sarili mo, masterpiece yan ng creator. Diba? Na masterpiece ka, so anong karapatan mo i-down yung sarili mo? Ay, hindi naman ikaw yung gumawa sa sarili mo. So, kumbaga parang yung anak mo, dinadown niya yung sarili niya. Di ba, you will feel hurt? Kasi anak mo yan eh, ma-insulto ka rin, di ba? So, yung pag-grateful ka, ma-acknowledge mo na, wow, blessed pala ako kasi nakakakita ako, nakakarinig ako. Blessed pala ako kasi kaya kong mag-isip, kaya kong... Tapos ma-acknowledge mo rin na hindi sa'yo galing yun. So, mas magiging humble ka rin. Attitude of gratitude, correct. Maganda yung sinabi mo, ha, na pag yung anak mo sinabi sa sarili niya, hindi ako magaling, hindi ako magaling. The father feels bad. Yes. The same way God feels the same way. Yes. God wants us to feel good about ourselves. Correct. Because he loves us. Oh, yes. Like a father to us. Yes. Sobra-sobra pagmamahal niya sa atin. Okay. Ginawa niya tayo masterpiece tayo sa paningin niya. So, bakit na i-down yung sarili mo? Pero bago ma-achieve yung attitude of gratitude, ano, maraming baby steps yan na kailangan magawain. Yes. Diba? Yes. Paano yun, Misha? Okay. So, another baby steps is that every time na meron kang success, kahit napakaliit na success yun, i-acknowledge mo yung sarili mo. I-praise mo yung sarili mo. Huwag mo kailangan antayin na i-praise ka ng ibang tao. Kunyari, nagising ka sa umaga, ng on the dot, nag-alarm, instead na nag-snooze ka pa, tumayo ka kaagad. Wow, very good siya. Galing mag-disciplinado mo. Yeah. Hindi kayabangan yan. Hindi kayabangan. You just... It's a fact, diba? Na-disciplinado. Yung hindi ka na-late ng isang linggo sa pagpasok sa trabaho. Ay, sobrang accomplishment yun. Yes, ganun ka talaga nun. Yung magsipilyo ka araw-araw. Ay! Kasi ikaw ang mutuwayan ng iba. Maraming salamat. Ibang tao ang magkukongratulate ko sa'yo. Hindi ka boy sap-sap ngayon. Magulat ka pagka sinabi ng katabi mo, congratulations ha. Tapos sabi mo, bakit? Wala lang. Basta congrats. Good job ka. Yung pala nagsipilyo pala. Pag sinabi sa'yo, ganun gagawin mo. Ano-amin mo, di ba? Pag masangsang, hindi ka nagsipilyo. Naalala ko kaya yung mga joke nung high school tayo, di ba? Pag bigyan isa. Ayoko sabi niya. Sige na, sabi mo pa rin. Sige, tatawa naman kami. Ayoko, mamaya. Pagbigyan ka naman ng 1982. Pag nag-commercial break na. Kasi iba yung joke nung araw, eh. Medyo masakit eh. Natatawa ko dyan. Hindi, mamaya. Pag naman sa tsangami, oh. Bawal sa TV. Ah, bawal. 10:48 ang oras, mga kasakto. Kakwentuhan pa rin natin si Ms. Sha Nacino. Ang isa po siyang motivational speaker and author, Kuya Kim. Ito na mga inyong text. Ang unang nag-text, si Chris Reyes ng Quezon City. Magandang umaga, Kuya Kim at siyang Ami. Tanong lang po about imposter syndrome. Paano kung mismong invited speaker nyo sa isang training program ang imposter? Bakit mo inibita? Ibig sabihin, she's pretending to be an expert of something or pretending to be someone na hindi naman totoo. Di ba panluloko yan? May hugot. Okay, so for example, nag-invite kayo ng speaker or trainer, tapos hindi naman talaga siya magaling sa ginagawa niya. Of course, kung ikaw yung trainer, for example, kung ako yung trainer, tapos in-invite ako mag-speak on, let's say, married life, happy married life, hindi ako pupunta doon kasi unang-una, single ako, hindi ako married. So maybe I'll recommend someone na single, na married, happily married. Ngayon naman, what if ikaw naman yung audience, and then feeling mo, itong trainer na to, he's talking about something hindi naman siya expert on. Let's say, he's talking on financial literacy, financial management. So, alam mong doon siya sa utang, alam mong nagsasabi siya na kailangan marunong ka mag-save, pero alam mo na sobrang gastador niya. Example, let's assume lang na alam mo na ganun siya. Okay? So, as an audience, ang advice ko na lang is, pakinggan mo na lang kung ano yung mga sinasabi niya. Of course,
let's not judge other people. Pakinggan mo na lang kung ano yung sinasabi niya. Take it with a grain of salt. Yeah. Tingnan mo anong pwede mong kunin na maganda doon sa sinasabi niya. So you sift the wheat from yes, the information. So pag sinasabi niya, kailangan mag-save. Of course, may doubt ka kasi siya gastador, di ba? So tingnan mo na anong maganda na pwede mong kapulutan. In the same way na, let's say, yung isang tao nagsasalita about paano maging magaling na basketball player, ganyan-ganyan. Dapat ganito yung pang-dribble, ganyan-ganyan-ganyan. Pero hindi naman siya player. Mm-hmm. But yung strength niya, kaya siya nagsasalita ng ganun, ay coach siya. Ayun. So we can never judge kasi we can only see a portion. Tama. Parang iceberg principle, di ba? Portion lang yung nakikita natin pero malalim. Oo, malay mo yung speaker na yun, akala mo imposter siya pero he is really coming from the perspective of someone na marami siyang nakikita ng ganung aspeto. Magandang punto siya. Mm-hmm. Kasi yung sinabi mo tungkol sa mga basketball coach, yes. Marami sa mga player ang galing maglaro pero hindi magaling na coach kasi hindi nila ma-verbalize, hindi nila maituro. Hindi nila kaya. Marami sa mga coach talagang mahusay lang talagang magturo. Yes, mm-hmm. Pero hindi naman naglalaro. Karisma. Diba? Yes. Hindi naglalaro. So, kanya-kanyang strengths lang siya. Mm-mm. Ito, from Aries of San Pedro Laguna, sometimes nararamdaman ko yan. Lalo na sa work. I feel I don't deserve my position. Normal ba to? Marami actually ang dumadaan sa ganyang pakiramdam. Yes. Hindi lang si Aries siguro. So Aries, huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Ako rin naramdaman ko yan na empleyado ako. Okay. Dati ako empleyado sa banko. Tapos graduate ako ng public school UP Diliman. Ang mga office mates ko tagala. Sa Alateneo. Yes, UP. Of course. Business economics. Business economics. Yes. So, nasal Ateneo, Inglesero sila, ganyan. Tapos yung mga pinag-uusapan nila, hindi ako makarelate kasi kung saan sila nag-shopping, kung saan sila kumain na restaurant, kung saan sila namasyal, ganyan. Tapos ako, galing pang probinsya, Salta, feeling ko, out of place ako doon. Parang, oh my God, baka ma-discover nila na impostor ako, na hindi ako dapat nandun. Ito kayo, bika impostor, mas magaling yung kiso sa iba. Dito. Sabihin niyo, thank you! Thank you. Anong student number mo siya? 00-24390. Oh, ang mga taga-UP, memorize yung student number. 8446067. Ayan. Anong 4369? Kailangan, proud. Film. Wow. Proud dapat. Proud and thankful. From Joy Villa of Quezon City, kapag ako sinasabihan na ang ganda mo, ang talino mo, ang bait mo, etc., ang sagot ko, may kasamang tawa. Correction please. Pinakamaganda, pinakamatalino, pinakamabayat, etc. Napangiti at napatawa ko na ang lahat. Ay, gusto ko yan. Magaya nga yung sinabi ni Joy. Diba? O, practice! Ah? Ano yung ganda mo? Ay, ano yun? Paano daw niya ginawa? Correction. Pinakamaganda. Diba? Ito naman from Luz. Stan Felix of Cavite City. Good day, Annie and Kuya Kim. Naalala ko nung high school ako, lalaro kami, tapos saya-saya, diba, akbay-akbay pa ako. Yun pala, ang inaakbayan ko, classmate ko na lalaki. Oh, nahiya talaga ako. Ang lalim naman nun. Wala sa topic yun. Oo nga, baka tayo magulo yung text na yun. Mema lang, nag-share lang. Nag-share lang si Ate Lou. Salamat po. Susunod na topic natin. Pag akbay sa akala mo, kilala mo, hindi mo pala kilala. From Shailo Laguna. Yung mata niya, parang pang-commercial yun. Good day, Chang Amien, Kuya Kim, and Ma'am Sha. Sa akin naman po, mula bata ako, tingin ko sa sarili ko ay ugly duckling. Ewan ko ba, compare kasi sa mga classmates ko nung araw, kaya pag sinasabihan ako ng maganda, nakasimangot ako. Kasi feeling ko, niloloko lang nila ako. Na-realize ko yun nung umidad na ako, nung nakita ko ang picture ko nung high school. Maganda nga pala talaga ako, kaya pala marami ako maliligaw at humahanga na binabaliwala ako. Ngayon, in-appreciate ko na talaga ang sarili ko. Maganda ako at dapat maganda rin ang ugali ko kasi di lahat ay meron face like me. At pinagpapasalamatan ko yun sa aking mga magulang. Di po ako nagyayabap. I just realized na ganun. Salamat sa magandang topic araw-araw. Oh, thank you also, Shelly. Yeah. So, yung case niya, nakilala niya yung sarili niya. Maganda naman pala talaga siya. Kasi dati nabubuladan lang siya. Akala niya hindi siya maganda. Alam mo, masakit yun. Kasi minsan nakikilala mo sarili mo na maganda ka pala nung pagpangit ka lang. Grabe naman yun. Example.
Ang ganda-ganda mo nung 20 ka, 20 anos, may mga litrato yan. Di ka naniwala, di ka naniwala. Pagdating mo, 82 ka na, 82 ka na. Doon mo lang na-realize. Punta nga pala ako nung 20 ako, 82 na ako ngayon, di ba ako maganda. Di ba? Sakit na. Si Kuya Kim, minsan ako sakit din magsalita eh. Correction! Paano gagawin mo pag may nagsabi sa'yo? Pangit mo pala. Correction. Kaya pangit. Huwag mo ganun. Huwag ganun. Diba? Oo. Ano ba? Paano nga ba tanggapin niyang pantaba? Ay, kaya ako pag gaganun, ah, may ang taba-taba mo pala sa personal. Correction. Ang taba-taba-taba. Tatlo. Hindi lang dalawa. Ito naman eh. Sakit din ko sa itay. Madalas ka sinasabi sa atin sa... May nasaktan. Ako, sorry. Sino? Sino? Ito from Texter 2740. Good morning po. My daughter is a freshman at UPLB, a consistent first honor student from kinder up to senior high. Yet, her self-confidence is very low. What would be your advice? Thank you po and God bless. Nako, ito maganda yan. So, yun sa confidence, paano ba nag-building confidence? So, isa, di ba yung kailangan kilala mo? Kilala mo. Next is, kakausap ka ng mga kaibigan mo na pinagkakatiwalaan mo talaga. Yeah. Yung piece of advice nila na dinig mo. Kasi minsan kailangan marinig sa ibang tao kung sino, ano yung tingin nila sa'yo. At yung totoo. Surround yourself. At yung totoo na magsasabi. At hindi sugarcoat ang mga bagay-bagay. Correct. Next is, kailangan mong tanggapin ano yung mga weaknesses mo. At bakit ba ako hindi confident? So, maybe kasi sobrang nahihiyain ka. Ako dati sobrang nahihiyain ako. Hindi ko kaya magsalita ng ganito. Akala ko dati kasalanan siya na kinoconfess ko pa every week. No, father, kasi hindi ako makapag-recite sa klase, gano'n. Paano ko nagbago? Kailangan mong tanggapin. Una, kailangan mong tanggapin na nahihiyain ka. Personality mo yun. Next was, medyo mahabang story, pero to cut the long story short, nabuon ako daddy's credit card debts. Na-zero out ko siya. And because of that, nagsulat ako ng libro para ma-share yung message. And because of that, ini-invite na ako mag-talk about financial literacy. So kahit sobrang mahihiyain ako, naghanap ako ng reason na mas malaki kaysa sa pagiging mahihiyain. And the reason is, kailangan kong i-share ito kasi pag hindi ko sinya, pwedeng mag-retire old and broke sila. So, dun sa case ng anak niya po, halang siya na, so, alam niya yung sarili niya, kilala niya yung sarili niya, pag-ipag-usap sa mga kaibigan niya. Another way is to talk to a trusted psychologist. Kasi baka merong, may maling sa rewiring ng brain. For example, ito yung nangyari, ito yung interpretation mo, tapos na-carry over na yun. So, kailangan na-break yung pattern na yun. Ma-rewire siya. So, NLP can para do that. Para mag-iba pa before it's too late. Next is, check mo ano yung mga weaknesses mo. Ano yung nakakapagpa-feel sa'yo na insecure ka? Ano yung nakakapagpa-feel sa'yo na hindi ka confident? Let's say, kasi ba, baka finances ba yan? Kasi hindi ka masyadong magaling magsalita. Physical ba? In public, physical ba yan? And find a way. Is there a way na pwede mo siyang baguhin? Let's say, kaya pala hindi ka makapag-recite sa klase kahit alam mo yung sagot kasi nahiya ka magsalita in English. Diba? So, ang pwede mong gawin siya is everyday magbasa kayo in English. Parang ang mangyayari, yung kahinaan mo ay gagawin mo siyang parang at saka i-challenge mo yung sarili mo na labanan yun at ma-overcome, di ba? Kasi that's the only way. Parang ano yun eh, kailangan i-push mo din yung sarili mo. Growth! There is no growth in comfort. Comfortable ka walang growth. Meron ako isa sa lang na organization na pwedeng salihan, Toastmasters. Okay. Ah, Toastmasters, oo. Oh. Yes. So, kasama ka doon? Kasama ako doon. Doon talaga ako natutong magsalita in public. Kasi doon, itatrain ka talaga doon. Pa-practicing ka nila, ilalagay ka sa isang grupo, no? Correct. Sa isang grupo, magsasalita ka, i-evaluate ka. May ganun pa. Makatulong din yun. Siguro para dun sa nag-text na merong anak na mahiya. Isama ko sa Toastmasters. Yan. Okay. Medyo kinapos tayo ng oras. Wala na. Daong na to. Tapos na ba? Meron pa yun. Oo nga eh. Ten. Sige. Joke ka muna. Joke wala nga akong joke eh. Yung joke sa babaw. Ayoko yun. Hindi maganda yung ano. Copyright, no? Joke lang. Copyrighted. Oo. Ano po, again, maraming salamat, Misha. Saan ba yung mga libro? Advertisement. So actually, meron akong regalo sa lahat ng mga nanonood ngayon. Marami yan! Yes, marami sila. E-book.
So, electronic book ito. Alam ko naman yung libro, yung e-book pala. Yes, e-book. How to Make Your Dreams Come True. Sinulat ni, may review si Brian Tracy. So, para po makuha yung e-book na yun, mag-text lang kayo sa 0915-622-9212. Ulitin natin, kasi libre yan. Okay. 0915-622-9212. I-text nyo lang yung first name niyo, tsaka yung email ad nyo para i-email ko sa inyo yung e-book. Yung e-book kanila na yan. Yes, How to Make Your Dreams Come True. Libre po, ayan. Libre. Ayan, thank you.